Hello guys, good morning. Magluluto ngayon tayo ng ginataang tulingan. Kasi nung nakaraang araw, nagsaing tayo ng ginataang tulingan. Ngayon po, magagatapo ngayon tayo naman ng ginataang tulingan ng Batangas. Okay po. Ito po yung ating mga ingredients. Ito po yung ating mantika. Ito po yung ating sibuyas, luya, at saka bawang. Ito po yung ating paminta. Ito po yung ating vinegar. Ito po yung ating patis. Ito po yung ating siling pangsigang, okra, tsaka po yung ating bok choy. Tsaka ito po yung ating tulingan na pinirito na po ito. Sinaing na po ito nung nakaraang araw. Tsaka ito naman po yung ating gata. Na natin ating pagluluto. Ito na po yung ating mantika. Yan po. Lalagyan na po natin. Ayan. Lalagay po na natin nung una yung ating bawang. Mainit na naman po yung ating kawali. Ayan. Ayan po natin ang kaunti yung apoy. Ayan. Isusunod po natin yung ating sibuyas. Ayan. Medyo marami po yung ating sibuyas. Mas masasarap po pag medyo marami sibuyas. Ayan. Kasi po, lalo pong masarap ang tulingan pag isinaing muna po ninyo bago bataan. Kasi po, yun ang sinasabi ng aking nanay na masarap pong gataan ng tulingan pag isinaing muna. Tapos mga nakailang araw saka po nyo gataan. Napakasarap po ng tulingan, ng ginataang tulingan. Ayan. Tapos isusunod po natin yung ating luya. Ayan. Gawin po natin yung ating gata. Ayan. Ayan. Hintayin na po natin kumulo bago po natin ilagay yung ating mga iba pong ingredients. Ayan po. Ayan. Ito po, ilalagay na po natin yung ating tulingan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ating tulingan. Ayan. Tapos, ilagay na rin po natin yung ating paminta. Ayan. Susunod na rin po nito yung ating patis. Lalagay na rin po natin yung ating suka. Ayan. Hantayin natin po natin kumulo para po wag po natin hahaluin. Kasi po hantayin po natin maluto po yung suka. Ang ganyan lang natin yung ating kumulo. Ilalagay na po natin yung ating siling haba. Ayan. Tapos, sasukay na rin po natin yung ating okra. Ayan. Naubusan po kasi ako ng talong eh. Kaya, may okra pa po akong natira dito sa bahay. Yung pong aking isinama. Ating gulay, bok choy. Wala pong mustasa dito, masasarap po ito. Kung may mustasa, kaso wala po dito mabilang sa nanatya ng mga ganun. Kaya
ako. Pero ang kalimitan kong nabibili dito, ito yung bochoy. Sarap pa sa ramen ng aking gulay. Guys, ito po yung ating luto na ginataang tulingan ng Batangas. Kung dito po kayo lagi po kayong updated sa aking video, paki-watch na lang po yung aking video para updated po kayo sa aking latest video. Ito po yung aking finished product ng ginataang tulingan ng Batangas. Maraming pong salamat and batching!